Kiana's POV. Get inside the car. Sabi sa akin ni Noah na makita niya akong lumbas ng mansyon kasama si Vexon. Hindi ako tumingin sa kanya. Hindi na. Pwede naman ako magpunta dun kasama si Vexon. Get inside the car, Vexon. Kagad naman siyang sinunod ni Vexon. Susunod na sana ako kay Vexon at uupo sa tabi niya, pero bigla na lamang akong hinila ni Noah. You are going to sit next to me. I'm not your driver. Hindi na ako nagsalita pa. Sumakay ako sa kotse niya at hindi nagsalita hanggang sa makarating kami sa university. I'll pick you up later, so don't go without me. Tara na, Vexon, sabi ko. Saka nagmamadaling bumaba mula sa kotse ni Noah, hindi pinapansin ang sinabi niya. Miss Kiana, sandali lang. Patuloy lamang ako sa paglalakad hanggang sa nasa tabi ko na si Vexon. Miss Kiana, may problema ba? Nag-away ba kayo ulit? Please lang, huwag mo munang babanggitin ang walang iyang lalaking yun, Vexon. Ayaw ko munang marinig ang pangalan niya. Ayaw ko makita ang mukha niya, marinig ang boses niya at ayaw ko makarinig o makakita ng kahit na anong tungkol sa isang gago na hindi makamove on mula sa ex niya. Halata namang nagulat si Vexon dahil sa sinabi kong yon. Pero tumangon lamang siya saka hindi na nagsalita pa. Kung pwede lang sana akong lumaya sa mansyon na yon at magpunta kung saan, gagawin ko talaga. Paano niya nagagawang umarte na parang nagsaselo siya kahit na wala naman talaga siyang pakialam sa akin? Ang tanging concern niya lang ay ang pesting ego niya at ang babaeng yun. Nakakabwisit talaga siya. Kiana, papasok na sana ako sa building namin nang bigla na lamang akong tawagin ni Julius. Lumingon ako at nakita ko siyang tumatakbo, papalapit sa akin habang nakangiti. Good morning, Dr. Torres. Good morning, Kiana. Nagtataka siyang tumitig sa akin. Bakit parang ang lungkot mo yata ngayon? May nangyari ba? Ano problema? Ramdam ko ng pangingilid ng luha ko dahil sa tanong niyang yon. Pero kinagat ko na lamang ibabang labi ko para pigilan yon. Wala talaga siyang pakialam sa akin, Dr. Torres. Ego niya lang ang mahalaga sa kanya. Hindi niya gustong makita ang nakikipaglandian ako sa iba. Hindi dahil nagsisalo siya, kundi dahil nasasaktan ng ego niya. Ano? Teka lang. Sabi mo sa akin ang nangyari kagabi, Kiana. Mag-usap tayo sa office ko. Nagalit siya kagabi at sinabi sa akin huwag na ako makipaglandian sa ibang lalaki sa harapan niya. Then that's good news. Ibig sabihin lang nun ay nagsaselo siya, di ba? Sabi ko naman sa'yo, mahal ka ni Noah. Umiling-iling ako. Hindi siya nagsaselos. Sinabi niya nasasaktan ng ego niya kapag nakikita niya kung may kasamang iba. Talaga? Sinabi niya yun? Oo, gago talaga siya. Gustong gusto ko siyang sapakin sa mukha. Nag-isip muna si Julius bago muling nagsalita. Huwag kang magalit sa kanya, Kiana. Ganun lang talaga si Noah. Mahilig siyang magsabi ng mga bagay na kabaliktaran ng totoo niyang nararamdaman. Pero maniwala ka, nagsaselo siya at may pakialam siya sa'yo. Hindi mangyayari yung Julius. Iniisip ko tuloy ngayon kung bakit ko ba nagustuhan ang gagong yun. Bulong ko habang ramdam ang pamumuo ng luha mula sa mga mata ko. Hindi maniwala ka, mahal ka ng kapatid ko. Hindi niya lang talaga kayang aminin. Oo nga pala, birthday mo na sa next week, hindi ba? Debo mo? Sigurado may surprise siya para sa'yo. Imposible yan. Ni hindi niya nga alam kung kailan ang birthday ko. Wala siyang pakialam sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan, Kiana. Napakaganda mo talaga, Kiana. Bulalas ni Crisamine nang makita niya akong suot ang isang off-shoulder lavender beaded gown. Nasa loob kami ng dressing room ng hotel na pag-aari ni Noah. Oo, nalaman niyang birthday ko dahil sinabi sa kanya ni Vexon. Hindi ko nga gusto magpa-party pero pinilit ako ni na Vexon at Crisamine. Bakit parang ang lungkot mo naman yata, Kiana? 18th birthday mo na, kaya ibig sabihin, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Mag-party, kumuha ng driver's license, hindi ka na bata. Sinubukan ni Chris may na-cheer up ako. Sinabi ko naman sa'yo, ayaw ko na magpa-party ng ganito. Pwede naman tayong kumain na lang sa labas o hindi magluluto na lang ako tapos, iinom tayo. Sagot ko habang walang ganang nakatitig sa reflection ko sa salamin. Hindi pwede yun. Kailangan natin mag-celebrate dahil hindi ka na bata. Ganap ka ng babae. Bumuntong hininga na lamang ako sa kasumandal sa upuan nang may bigla na lamang kumatok. Dali-dali na mabinuksan ni Crisamine ang pintot pumasok si Julius. What a beautiful debutant we have here, sabi niya habang naglalakad papalapit sa akin. Hi Julius. Suot niya isang black tuxedo habang ang buhok niya naka-slick back at hindi niya ito suot ang salamin niya. Do you like how I look? Oo, hindi maitatanggi magkapatid nga kayo ni Noah.
Actually, papasa nga kayong kambal pag bibiru ko. Pero mas gwapo pa rin siya sa akin, hindi ba? Nag-iwas ako ng tingin. Gago pa rin siya. Alam mo ba, nakita ko siya kahapon na naghahanap ng regalo para sa'yo. He looked frustrated actually. Naku, Julius, hindi mo na kailangan pang sabihin na ang mga bagay na yun para lang pagaanin ang loob ko. Hindi ko sinasabi to para pagaanin ang loob mo. Totoo yun. Tumingin ako sa kanya. Pwede bang ikaw na lang maging escort ko mamaya? Gustuin ko man, wala ko sa tamang lugar. Asawa mo pa rin ang dapat na mag-escort sa'yo. Pero ayaw ko sa kanya. Kinurot ni Julius ang magkabilang pisngi ko. Alam kong galit ka pa rin sa kanya. Pero sana bigyan mo siya ng isa pang chance, Kiana. Baka sinabi niya lang yun dahil hindi niya ma-express ang totoo niyang nararamdaman. Hindi na ako nagsalita pa. Later, Noah would go here and get you. Sabi pa ni Julius bago siya tuluyang umalis. Come on, Kiana. Smile now. You should smile now and have the best time of your life. You look incredibly beautiful. Bulong sa akin ni Noah habang naglalakad kami pababa ng hagdan bilang pagsisimula ng party. Hindi ko siya sinagot. Pilit kong inaalis ang pagkakahawak niya sa akin, pero kaagad niya rin namang ibinabalik yon. Lahat ng mga bisita ay nagsimulang magpalakpakan pagkakita sa aming dalawa. Kitang-kita ko sina Julius, Kazumi at Vexon habang nakatingin sa amin at nakangiti. At syempre si Amelia. Ngayong nakikita ko siya ay parang gusto ko na lamang tumakbo at iwan silang lahat dito. You should smile, Kiana. Muling bulong sa akin ni Noah. Paano kung ayaw ko? Tumingi siya sa akin. Haven't you still forgotten about that? Nakalimutan ng ano? Bakit? Ano bang ginawa mo? May ginawa ka ba para magalit ako sa'yo? Sarkastiko kong tanong sa kanya. This is not the right time for us to argue, Kiana. Inis ko naman siyang nilingon. Kung ganun, ano oras na ngayon? Oras na para makipaglandian sa first love mo? Eh di sige, makipaglandian ka sa kanya hanggat gusto mo. Wala akong pakialam. What? Kiana? Inalis kong pagkakahawak niya sa akin. Saka ko siya iniwang mag-isa doon. Naglakad ako papunta sa mga tao at hinanap na lamang sina Krizami. Tama si Krizami. Dapat ako mag-celebrate at magpakasaya ng hindi iniisip sina Noah at Amelia. After all, 18 na ako at ayaw ko namang i-celebrate ito ng mainit ang ulo. Kailangan ko ipakita sa kanya na wala akong pakialam sa kanilang dalawa. Thank you so much to all of you here, guys. Your presence means so much to me, especially this night when I'm finally turning 18. Tulad ng sinabi ng aking matalik na kaibigan si Krizami, sa wakas ay magagawa ko ng lahat ng gusto ko. Makukuha ko na sa wakas ang aking lisensya sa pagmamaneho kahit na hindi ako interesadong magmaneho ng sarili kong sasakyan. Sa wakas ay makakapunta na rin ako sa mga party. Sa wakas ay makakapunta na rin ako sa mga lugar na gusto ko nang hindi humihingi ng pahintulot sa iba. Ngumiti ako habang hinahanap sina Julius at Krizami mula sa audience. At last but definitely not the least, I thank God for letting me reach this age. At alam kong marami pa akong mga bagay at paghihirap na haharapin sa hinaharap. Ngunit mananatili akong nagpapasalamat dahil alam kong may mga taong nasa tabi ko na laging nandyan para suportahan ako at pasayahin ako kapag nalulungkot ako. So guys, ipagdiwang natin tong napaka-special na gabi ko sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng bagay na gusto natin. Maglasing tayo at magsayaw magdamag. Pagkatapos na pagkatapos ng speech ko'y kaagad na akong bumaba mula sa stage at tumakbo kina Krizami at Julius na kaagad naman akong sinalubong ng yakap. You really did well there, huh? Sabi sa akin ni Julius. You nailed it, babe. Dagdag naman ni Krizami. Well, tingin niyo rin ba papasa na ako bilang president ng US? Ay naku, wag please. Nagtawa na lamang kaming tatlo sa kanaupo. At least, nandito silang dalawa para makausap ko. Wait, Kiana. Actually, may surprise kami para sa'yo. Biglang sabi ni Krizami sa gitna ng usapan namin. Ha? Ano yun? Sumulya pa si Krizami kay Julius sa kangumiti na parang pareho nilang alam ang sinasabi niya. Nagtataka akong tumingin sa kanila. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Kinakabahan tuloy ako. May surprise kami para sa'yo, pero ipikit mo munang mga mata mo. Sabi naman ni Julius, iipikit ang mga mata ko? Bakit? Come on, Kiana. Ipipikit mong mga mata mo o aagawin ko si Noah mula sa'yo? Biro pa ni Krizami. Masama akong tumingin sa kanya.
Sige lang, kunin mo na siya. Wala akong pakialam. Sige na, panalo ka na. Pero ipikit mo ng mga mata mo kahit 20 seconds lang. Fine. Hindi ko rin alam kung bakit pero bigla na lamang akong kinabahan sa surprise na sinasabi nila. Hilig kasi ni Krisa may nasurpresahin ako. Pero pulse negative naman ang outcome. Pero mahal ko pa rin naman siya. Hindi naman siya si Krisami kung hindi siya ganoon. At kaya ko nga siya nagustuhan dahil doon. Ang tanging narinig ko lamang ay ang usapan ng mga tao sa paligid ko at ang tunog ng mga nagbabangga ang baso nila habang sumisigaw sila ng cheers. Pilit kong hinahanap ang boses ni na Krisami at Julius pero hindi ko sila marinig. Sabi ko na nga ba, pinagtitripan niyo lang ako? Wala talaga kayong surprise! Kaagad na nalaki ang mga mata ko nang makita ko mga bisita na nakapalibot sa akin habang nakangiti. Lahat sila'y nakatingin sa iisang direksyon. Nilingon ko naman ang entrance ng hotel at doon ko nakita sina Krisami at Julius na tila ba may sinasabihang pumasok. Bigla-bigla ay dalawang tao ang pumasok. Pareho silang nakasuot na tuxedo habang nakangiti sa akin. Ang isa'y lalaki nasa 40s niya at ang isa na may mukhang kasing edad ko lamang. Tinitigan ko lamang silang dalawa habang naglalakad papalapit sa akin. Nalaki ang mga mata ko nang ma-realize ko kung sino sila. Namuong mga luha sa mga mata ko habang nakatingin sa kanila. Matagal-tagal na rin magmula nang huli kami magkita, kaya miss na miss ko na talaga sila. Happy 18th birthday, my daughter. Sina Papa at Spencer. Papa! Kaagad akong patakbong lumapit kina Papa at Spencer. Mahigpit kong niyakap si Papa habang umiiyak. Papa! Anak ko! Kiana, I miss you so much, my princess. I miss you more, Dad. I miss you so much. Alam ng Diyos kung gaano ako nangulila sa inyo. I'm sorry, hindi ako nakakapunta para bisitahin ka, Kiana. Umiling-iling ako. Ayos lang, Papa. Naintindihan ko naman po kung bakit. Ang importante, nandito na kayo. Patuloy lamang sa pagtulong luha mula sa mga mata ko habang mahigpit ko pa rin yakap si Papa. Namiss ko talaga sila ng sobra. Halos isang taon na rin magmula nang huli kami magkita. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. Pwede rin ba akong makiyakap? Humiwalay kami ni Papa sa isa't isa na magsalita si Spencer. Pareho kaming tumingin sa kanya, saka tumawa. Naglakad naman ako papalapit sa kanya saka siya mahigpit na niyakap. Spencer, Kiana, I missed you so much. And I miss you more than you could ever know. Si Spencer lamang ang close ko sa lahat ng step-siblings ko. Siya ang parating nasa tabi ko sa tuwing nag-iisa ako at kailangan ko ng makakasama. Siya ang tanging naruroon noong mga panahong kailangan ko ng isang kapatid na makikinig sa mga kadramahan ko sa buhay. Papa, Spencer, gusto ko nga po palang ipakilala sa inyo si Julius. Sabi ko sabay turo kay Julius na nakatayo sa tabi namin ni Krisami. Julius? Nagtataka nakatingin sa akin si Julius na wari tinatanong sa akin kung sino si Julius. Ngumiti naman ako habang nakatingin kay Julius. Kuya siya ni Noah at doktor sa university namin. You mean, yung crush mo? Yung lalaking kinakwento mo sa akin noon? Oops, hindi ko sinasadyang sabihin yun. Sorry, Kiana. Sabi pa ni Spencer, pareho kaming tumawa ni Krisami. It's so nice to meet you, Spencer and Mr. Reeves. Sabi naman ni Julius sa kainabot ang kami ni na Papa at Spencer. It's so nice to meeting you too. Sabi naman ni Papa, nakipagkamay sila sa isa't isa saka kami naupo na at nagpatuloy sa pagkakwentuhan. Pa, kamusta na po kayo? Ang kumpanya? Ayos lang naman kami. As usual, parati pa rin nag-aaway ang mga kapatid mo dahil sa maliliit na bagay at mga mama mo naman ay addicted pa rin sa mga jewelry. Pero maayos naman ang kumpanya natin. Nakangiti akong tumango. Nakakatawa namang marinig yan. At least alam kung ayos lang kayo. Pasensya na kung hindi rin ako nakakabisita sa bahay, Papa. Ayos lang, anak. Alam naman namin ang sitwasyon mo at alam kung may dahilan ka. By the way, nasaan ang mafia boss na yun? Right, nasaan ang demonyong yun? Dagdag pa ni Spencer. Muntik na ako mabulunan nang banggitin nilang lalaking yun. Hindi ko alam. Baka may ginagawa. Oh well. Mag-enjoy na lang tayo at huwag nang isipin pang lalaking yun. Maayos naman ba ang trato niya sa'yo kaya na? Sinasaktan ka ba niya? Nag-aalalang tanong sa akin ni Papa. Umiling-iling ako. Parati niya akong sinasaktan. Bulong ko. I mean, hindi kahit na kailan.
Wala rin naman siyang pakialam sa kahit na anong ginagawa ko. Kaya ayos lang po talaga ako, Papa. Mabuti naman kung ganun. By the way, nag-iipon na ako ng pera para mabawi ka na namin mula sa kanya. Hindi mo na kailangan pang mag-alala, Kiana. Ilang buwan na lang at makakalaya ka na mula sa kanya. Tama si Papa, Kiana. Binibenta ko rin ng iba sa mga self-composed songs ko at may isa akong agency na tumawag sa akin at sinabing kumanta ko para sa kanila. In that way, makakaipon na rin ako ng pera para mabawi ka namin. Tumitig lamang ako sa kanilang dalawa habang ramdam kong pamumuo ng luha sa mga mata ko. Hindi mo na kailangan gawin pa yun, Spencer. Mag-ipon ka na lang para sa sarili mo at para sa future mo. Huwag mo na akong intindihin. Pero gusto kitang bawiin, Kiana. Ayaw ko manatili ka pa kasama ang mafia boss na yun. Naintindihan kita, Spencer. Pero hindi mo na talaga kailangan pang gawin yun. Isa pa, hindi naman ako sinasaktan ni Noah. Tumingi siya sa akin. You mean, gusto mo nang manatili sa poder niya? Ayaw mo nang makasama pa kaming muli? Hindi, siyempre gusto ko pa rin kayong makasama, pero di hayaan mo kaming gawin yun para sa'yo. Babawiin ka namin, Kiana. Bumuntong hininga na lamang ako. Ayaw kong isipin nila na ayaw ko nang bumalik sa bahay namin. Alagaan mo sarili mo, Kiana. Sabi sa akin ni Papa, saka ako niyakap nang paalis na sila. Tinapi ko siya sa balikat, saka ngumiti. Kayo rin po, Papa. Alagaan niyo pong sarili niyo para sa akin. Please, alagaan yung kapatid ko. Hindi namin siya mababantayan parati, kaya alagaan niyo siya para sa amin. Sabi pa ni Spencer kina Julius at Criza May. Wala kayong dapat na ipag-alala dahil parati namin siyang aalagaan. Sabi pa ni Julius. Muli ako niyakap si Spencer sa huling pagkakataon hanggang sa tuluyan na silang umalis ni Papa. Ang laki na talaga ni Spencer, ano? Sabi sa akin ni Criza May na makaupo na kami. Tama ka, si Papa naman tingin ko. Masyado niyang inistress ang sarili niya para lang makaipon ng pera para sa akin. Masyado siyang sub-sub sa trabaho. At least may pakialam pa rin sila sa'yo. Bumuntong hininga ako. Pero ayaw ko naman silang masaktan ng dahil sa akin. Lumapit si Criza May sa akin saka tinapik ako sa balikat. Wala kang dapat na ipag-alala, Kiana. Ginagawa lang naman nila yon para sa'yo. Birthday mo ngayon, Kiana. Dapat masaya ka, hindi malungkot. Biglang sabi ni Julius sa akin. Hindi ko maiwasan. Nalulungkot talaga ako kapag nakikita kong ganun si Papa. Tinapik niya ako sa balikat. It's your birthday. You deserve to be happy too. Pero, then how about dancing? Nagtataka akong tumingin sa kanya. Sayaw? Tumayo si Julius sa kanila hadang kamay niya sa harapan ko. Shall we dance? Ano? Sige na, Kiana. Abutin mo na yung kamay niya. Sabi pa ni Criza May habang nakangiti sa akin. Tumingin ako sa paligid namin at dun ko lamang nalaman na nakatingin pala ang lahat sa amin. Huminga ako ng malalim sa kainabot ang kamay niya. Pero paano tayo sasayaw? Wala namang music, bulong ko. Just wait and see. Sabi naman ni Julius habang nakangiti saka kami naglakad sa may gitna. Lahat ay nakatingin sa amin, kaya naman dama ko ang pag-iinit ng magkabilang pisngi ko. Hindi ko talaga gusto kapag lahat ng atensyon ay nasa akin. Biglang huminto sa paglalakad si Julius, kaya pati ako'y huminto. Tinaas niya ang isa niyang kamay na parabang may sinasanyasan. At isang snap niya lang ay dumilim ang mga ilaw at bigla na lamang nagkaroon ng tugtog. Lahat ng mga bisita nagsitayuan at nagpunta rin sa may gitna upang sumayaw. Ano to? We're going to have fun. Aniya saka nagsimulang umindak sa kanta. Nakatingin lamang ako sa kanila na bigla na lamang yung hawakan ang kamay ko. Dance with us, Kiana. Nobody would even care if you can't dance. Nagpatuloy lamang si Julius sa pagsasayaw. Hindi nga rin ako makapaniwala sa ginagawa niya. Hindi ko maiwasang matawa dahil hindi rin pala siya magaling na dancer. Sabi ko na nga ba, hindi ka rin magaling sumayaw. Panunukso ko sa kanya. Pero alam mo, hili ko talagang pagsasayaw. Sabi niya naman habang tumatawa din. Nagpatuloy lamang kami sa pagsasayaw kasabay ang ibang tao. Tama silang dalawa ni Criza May. Dapat lang na maging masaya ako at i-enjoy ang gabing ito. Maya-maya mas lalo pang dumilim ang ilaw at ang lively music kanina'y napalitan ng mabagal. Lahat ay naghanap ng partner nila at inihanda ang sarili nila para sa sayaw. May I? Ngumiti ako kay Julius na naglahad ng kamay niya sa harapan ko. Basta huwag kang magagalit kapag naapakan kong paa mo, okay?
I won't mind, I promised. Okay, sabi ko sa kainabotang kamay niya. Hinila niya ako papalapit sa kanya. Hawak niya ang kanang kamay ko habang ang isa naman niyang kamay ay nakahawak sa bewang ko. Actually, Kiana, medyo marunong ako magsayaw ng ganito dahil madalas akong dali ng mommy namin sa mga formal event na required ang pagsasayaw. Kwento niya sa akin. Talaga? Tumango siya. Oo, kaya huwag kang magugulat kapag gumawa ako ng mga moves na makakapagparealize sa'yo na pro dancer talaga ako. Dr. Torres, hindi ko alam na humorous guy ka rin pala. Bakit naman? Gumiti ako sa kanya. Dahil parati kang seryoso sa lahat ng bagay, isa kang matalino, formal at respetadong lalaki na walang ibang ginawa kung hindi mag-aral at maging mabait. Pero ngayon, may nalaman akong isa mo pang trait. And does that makes you less interested in me now? Of course not. Ikaw pa rin naman si Dr. Torres na kilala ko. Ikaw pa rin ang Julius na minahal ko. Sandali kami na nahimik dahil doon, nagsasayaw lamang kami habang nakatitig sa isa't isa. At sa sandaling iyon, para bang nakikita ko sa mga mata niyang dating ako. Yung simpleng Kiana na walang problema maliban sa mag-iisip ng paraan kung paano siya makakasulyap kay Dr. Torres mula sa labas ng infirmary. Julius? Naalala mo ba noong sinadya ko magpahulog sa hagdan para lang makapagstay ako sa infirmary kasama mo? Nagsalubong ang mga kilay niya. Sinadya mo yun? Oo, tumawa ako. Dahil gustong gusto talaga kitang makita at makasama, kaya sinabihan ko si Krisaming na itulak ako sa hagdan. Kiana, napakadelikado nun. Ganon kita kagusto. Tumawa lamang si Julius habang ako'y nakatitig sa kanya. Parati siyang nandyan kapag kailangan ko ng tulong at nandyan din siya kapag nalulungkot ako. Siyang nagsisilbing saya at pahinga ko kapag nasa university ako. Pero siguro nga, nakatadhana lang kaming dalawang magtagpo. Pero kahit na ano pa man ang mangyari, kahit na sino pa man ang magkatuluyan ko sa huli, Julius will always have a special place in my heart. He will always be my soulmate. Matapos naming magsayaw na dalawa ni Julius ay sinabihan ko naman siya na makipagsayaw kay Krisame dahil nag-iisa siya. Nagpunta silang dalawa sa gitna habang ako'y naupo sa pwesto namin kanina. Maya-may bigla na lamang nag-vibrate ang phone ko. Kinuha ko yun mula sa purse ko saka ko nakita ang pangalan ni Noah sa screen. Nagpalingalinga ako sa paligid para hanapin siya pero hindi ko magawa dahil madilim ang ilaw. Bakit niya pa ako kailangang i-text kung pwede naman siyang magpunta rito at kausapin ako? Binuksan ko ang text message niya. Go outside. Napakunot ako ng noo. Lumabas? Ano naman ang gagawin ko sa labas? Hindi ko gustong lumabas pero masyado akong naku-curious kaya sa huli sinunod ko siya. Hindi ko siya makita kaya nagpunta ako sa may garden ng hotel. Napakalaki ng hotel at ang daanan papunta sa may garden ay mga may ilaw na siyang nagpaparomantic noon. May mga rose petals din na dinaraanan ko. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang akong kinabahan pero excited at the same time. Nang makarating na ako sa entrance ng garden ay bigla ko na lamang narinig ang pag-play ng violin mula sa loob nun. Nai-imagine ko na si Noah na suot ang isang tuxedo habang may hawak na isang buki. Maghihintay siya mula sa loob ng garden at ngingiti sa oras na makita niya ako. Fine, patatawadin ko na siya kapag ganun ang nangyari. Habang malakas ang pagtibok ng puso ko ay naglakad ako papasok ng garden. Nakita kong isang round table sa may bandang tabi ng fountain at meron ding dalawang upuan. Ang buong garden ay puno ng mga ilaw na anime mga bituin na nagpapaliwanag sa lugar na yon. Tapos ay napatingin ako sa may pavilion. Puno yun ng bulaklak at kitang-kita rin ang buwan mula sa ibabaw nun na siyang mas lalo pang nagpaganda dito. Pero hindi na nakakuha ng attention ko. Nakita ko si Noah nakatayo doon. Suot niya tuxedong suot niya kanina. Just like what I imagine. Maliban man sa isang bagay ay kasama niya si Amelia at naghahalikan silang dalawa na parabang wala ng bukas. Nakatayo lamang ako doon na tila isang statwa. Nakatiting lamang ako sa kanilang dalawa habang nagpapaunahan ang luha ko sa pagpatak. So, eto palang dahilan kung bakit niya ako pinupunta dito. Dahil gusto niya makita ko kung gaano siya kasaya kay Amelia. Patuloy lamang sa pagpatak ang luha mula sa mga mata ko. Tila ba naman hidang buong katawan ko? Gusto kong umiyak at sumigaw sa mga mukha nila. Gusto ko silang saktan, pero hindi ko magawa. Pinagmasdan ko lamang silang dalawa habang sinisira nilang buhay ko. Kiana, bigla-bigla narinig ko na lamang ang boses ni Julius mula sa likuran ko.
Lumingon ako tungin sa kanya. Julius, bakit ka umiiyak? Bakit ka nandito? Ano nangyari? Imbis na sagutin siya ay tumakbo lamang ako papalapit sa kanya saka ko siya niyakap ng mahigpit habang umiiyak. Kiana, bakit ka umiiyak? Gusto kong umalis mula rito, Julius. Ayaw ko na rito. Please, ilayo mo na ako sa lugar na to. Ayaw ko na magstay pa rito. Tinapik-tapik niyang balikat ko upang aluin ako. I understand. Let's go now, Kiana. Julius POV. Tandang-tanda ko pa, noong unang beses ko pa lamang siyang makita, she was wearing a plain white t-shirt and white wash jeans. Her hair perfectly flowed. And she appeared like a kid with all the other students surrounding her. Palingalinga lamang siya na parang nawawala at hindi ko napigilan ang sarili kong tumitig lamang sa kanya. Ang makakapal niya mga kilay ay magkasalubong at patuloy siya sa pagpaot na parang bata. Nung una, I just find her cute. So I just left her there. Pero nung napupunta na ako sa may HR office ay bigla ko na lamang siyang nakitang muli. That time, mukha na siyang iiyak. Naglakad ako papalapit sa kanya, tinanong ko kung anong hinahanap niya. And that exact moment when she turned around and met my gaze, I fell in love. Na-in-love ako dun sa malalaking brown na mata na kumikinang na kasing liwanag ng mga bituin sa langit. Na-in-love ako sa pisngi niya na madaling mamula kapag nahihiya. Nahulog ang loob ko sa kanyang magandang ngiti na nagpapasaya sa araw ko. Flashback. Naalala mo pa ba ang unang beses na magkita tayong dalawa, Kiana? Tanong ko kay Kiana habang nakaupo kami sa isang bench. Inaya ko siyang maglakad-lakad na muna dahil tapos na ako sa duty ko at tapos na rin ang klase nila. Humigop siya mula sa kape niya saka ngumiti. Oo naman, natatandaan ko pa rin. Hindi ko makakalimutan yon dahil yun ang unang beses na nakilala kita. At syempre, muntik na akong maligaw. Hindi ko alam kung saan ang building namin. Tapos bigla ka nalang dumating na mukhang estudyante rin. Nakita kitang palingalinga na para bang mahinahanap. Mukha ka pang ang iiyak na noon, although I found you really cute. Naglakad ako papalapit sa'yo, tinanong kita. Tandang-tanda ko pa kung gaano ka kasayo noong nahanap mo na yung building niyo. Hindi ko naiwasang mapangiti habang kinakwento sa kanya yon. Dahil ramdam ko pa rin ang kasiyahang nararamdaman ko noong una ko siyang makita. Alam kong mukha akong tanga nung time na yon, pero thank you dahil tinulungan mo ako. Kung hindi mo ako tinulungan, malamang nanalita ko at napagalitan ng prof ko. Pareho kaming tumatawa. Don't worry, Kiana, you didn't look stupid at all. I even thought you look cute. Napansin ko pamumula ng mga pisngi niya. God, why is she so adorable? Hindi naman ako tuta para maging cute. Tiningnan ko siya para makasiguradong hindi siya na-offend sa sinabi ko. I'm sorry, Kiana. Hindi ko dapat sinabi yun. Anong ibig mo sabihin? Did I offend you? I mean, when I call you cute? Ano? Siyempre hindi. Hindi ako na-offend. I'm sorry, Dr. Torres. Nag-overreact lang talaga ako. Umiling-iling naman ako. Mabuti naman kung ganun. Akala ko kasi nagalit ka na sa akin. Hindi kailanon mangyayari yun. Ang magalit sa yung huling bagay na gagawin ko. Hindi ako kailanon magagalit sa taong naging sobrang bait sa akin nung umpisa pa lang. Hindi naman ako kasing bait gaya ng inaakala mo. I may be selfish at times. I like it when things go my way. Kapag may gusto ako, sinisigurado kung makukuha ko. Nakatitig lamang sa akin si Kiana na tila gulat sa mga sinabi ko. Did I surprise you again? Hindi naman. Nagulat lang talaga ako dahil itong unang beses na narinig kitang maging ganito kaseryoso. Ngumiti naman ako sa kanya. Dahil parati ako nakangiti, tama ba? Oo. Oo nga pala, Dr. Torres. Pwede ba ako magtanong? Ha? Ano yun? Nag-iwas siya ng tingin at huminga ng malalim bago muling tumingin sa akin. May nagugustuhan ka na ba, Dr. Torres? Bigla-bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa tanong niyang yun. Humigop muna ako ng kape bago muling tumingin sa kanya. I have. Sumandal ako sa bench saka tumingala sa kalangitan. Ramdam kong pagtitig niya sa akin. In love na ako sa kanya simula nung una kaming magkita. Siya isang maganda, mature, matalino at mabait na babae. Siya ang lahat ng bagay na maaring hiningi ng isang lalaki. I see. Pagpuputol niya sa akin, nag-iwas siya ng tingin mula sa akin bago tumayo. Oo nga pala, kailangan ko nang umuwi. Sigurado kasing hinahanap na ako ni Papa. Tumayo rin ako. Oh, I'm sorry. I understand. Shall I walk you home? Hindi na kailangan, may magsusundo din naman sa akin mula dito. Ganun ba?
I guess let's just see each other tomorrow. Tumangon naman siya. Okay. Hinintay ko siyang makasakay sa limousine. Sinundan ko yun ang tingin hanggang sa mawala na sa paningin ko. There is a woman I like, Yana. Babaeng minamahal ko unang beses ko pa lamang siyang makita. And that is you. Anong mangyayari matapos makita ni Kiana ang ginagawang paghahalikan ni Amelia at Noah? Ano nga ba ang tunay na kwento sa nakita ni Kiana? At anong mangyayari ngayon si Kiana pala, ang unang babaeng minahal ni Julius? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.